Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jimmie and this is my art life. Today's video is an update dun sa last kong video, which is na-invite ako ng Tokyo Finds na mag-art demo para sa kanila, para sa Art Fest. So today, nandito na nga tayo sa SM Mega Mall Fashion Hall para sa Art Fest 2018. And itong video na to, para rin sa mga hindi nakapunta nung araw na yun. Sa Tokyo Finds booth, makikita nyo yung mga highlighted products nila. Isa na dyan syempre ang launch box at ang mga newly released products nila. At syempre, nakameet din ako doon ng mga tao and it's nice to talk about art and kung ano yung mga hobbies nila, ano yung hilig nilang i-drawing or gawin for art. Nagkaroon din ako ng opportunity na ma-meet yung Tokyo Finds team. Lalo na si Miss Queen, siya yung nag-invite sa akin to demo for Tokyo Finds. So far, yung feeling exciting, may halong kaba, pero masaya since this is the first time na gagawin ko to. Hindi ko alam what to expect, ano kay magiging reaction ng mga tao, pero overall, I'm happy to be here and I feel blessed na nandito na nga tayo today. Ito nga pala yung sample display ng art ko and since Tokyo Finds nga yung theme, I thought na dapat Japanese themed. At ano pa nga bang mas Japanese pa sa kimono, geisha, at anime. So para sa art demo ko, yan yung naisip kong gawin. Inspired to from Harajuku, kaya it's a mix of modern and traditional. Makikita niyo yan mamaya kapag nabuo ko na yung illustration. For today's artwork, I call this the Harajuku Girl. Ang Harajuku ay lugar sa Japan at they are known for colorful street art and teen fashion scene. So sa lugar na to, marami kang makikitang tao na naka-cosplay or naka-extreme fashion and nag-normal na normal lang yung mga ganitong damit doon sa Harajuku. With the Tokyo Finds Bento Picasso, marami kang application na pwedeng gawin sa kanya. Kaya naman gustong gusto ko to. Number one, yung case or yung lalagyan niya is a tin case or bakal. So, no worries na baka mabasag o mag-crack yung casing kapag nalaglag or nabaksak mo. At yung each pan ng colors is a strip. So, pahaba siya. Not like the usual na nakikita niyo yung square or yung maliit na rectangle. Or minsan, di ba, the most common is yung pabilog. So, again, dun sa Tokyo Finds Bento Picasso, pahaba yung each color. So, marami kang mapapagamitan nito tsaka matagal mo siya magagamit. Yung Bento Picasso pala, tulad nung ginagamit ko dyan ngayon sa artwork ko, may small brush na rin siyang kasama at 18 colors yung set na yan. And pigmented naman siya, kaya kahit konti lang yung gamitin mo, bright at vivid pa rin yung colors. Sa artwork natin today, gumamit ako ng tatlong art styles or techniques. So, i-layout ko sa inyo yan isa-isa. Okay, so yung first one is yung washed effect. Makikita niyo yung washed effect dun sa flowers tsaka dun sa mukha ng artwork natin. Yung washed effect nga pala, ito yung konting color or pigment lang yung gagamitin mo tapos sobrang dami ng tubig para faint na faint lang yung kulay. Ang effect nito, usually ginagamit to sa background para maging dreamy yung effect. Pero yung this time, ginamit ko yung effect na to para maging mukhang delicate yung flowers tsaka para siyang in-airbrush. Yun yung finish niya. Yung second technique naman na ginamit ko is yung solid colors. Ginamit ko yung full intensity ng kulay. Konti lang yung water na ginamit ko, much more on the paint or dun sa pigment. Ginamit ko yun sa buhok tsaka sa kimono, so talaga nagpa-pop out yung kulay. Para naman sa pangatlong technique na ginamit natin, this is mixed media. Favorite ko talaga mag-mix media kasi pwede kang maglagay ng iba't ibang effects by combining two or more art materials in one artwork.
At dito, ginamitan ko yung artwork natin ng black marker for the outline and yung Tokyo Finds gold metallic markers naman on the hair and flowers. And o nga pala guys, yung Tokyo Finds gold metallic markers, isa to dun sa mga new releases nila. Okay, so a few more finishing touches and complete na yung 1 hour art demo natin. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman na lumipas na pala yung 1 hour. Iba talaga kapag nage-enjoy ka. And so that's it for today's video and gusto ko ulit pasalamatan ang team ng Tokyo Finds, especially si Miss Queen for giving me this once in a lifetime opportunity. Salamat din sa lahat ng mga nagpunta sa event, nanood sa art demo ko, lalo na yung mga tumaan sa booth ng Tokyo Finds para bumili ng products nila, especially yung Bento Picasso. Para naman sa mga hindi nakapunta, sana ma-invite ako ulit next time para magkaroon ako ng chance na ma-meet kayo. Thanks for hanging out with me today, guys, and I'll see you on our next project. Bye for now.